na katawan ang nawawalang semen. Kumpirmadong ibinaon sa loob ng septic tank, viral na viral ngayon social media ang patungkol sa isang septic tank na ayaw pabuksan ng misis at ng mga kapatid dito ng nawawalang semen. Kung atin nga matatandaan ay nang sitahi ng reporter ni Idol Rafi Tulfo at ng kapatid na si Nelmar Bulahan, ang isang septic tank sa bahay ng misis ay bigla-bigla na lang itong naglulupasay ang naturang misis na parang sinasaniban, na para bang inaagaw niya ang atensyon ng mga nakakapaligid sa kanyang mga tao na wag nang ungkatin pa ang patungkol sa isang septic tank. Kung ating mapapansin, ang naturang septic tank ay may bitak na kung titingnang mabuti ay para bang sinadyang pupukin ito ng matigas na bagay at mabigat na bagay. Ayon nga sa balibalitang, kumpirma daw di umano na hinati-hati ang katawan ng nawawalang semen at inihiwalay-hiwalay para hindi ito matagpuan. At kabilang nga sa naturang septic tank sa pinagbaunan ng iba't ibang parte ng katawan ni Marnil Bulahan, na maahalin tulad lamang sa isang palabas sa telebisyon ang mapait na sinapit nito. Managot ang dapat managot. Yan ang mga binibitawang mga salita ng kapatid ng seaman na nawawala pa hanggang sa ngayon na si Nelmar Bulahan. Naghinala rin si Nelmar Bulahan sa isang septic tank kung bakit ayaw pabuksan ng mga kapatid ng misis ng nawawalang semen. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalong naghinala si Nelmar na may kinalaman ang pamilya ng asawa ng nawawalang semen. Lalo pat isa sa mga kapatid nito ay isang pulis, kaya malakas ang kanyang hinala na doon lamang ito ibinaon. Ayaw rin kasi maniwala ng mga kapulisan at ng NBI noong pinakita ng asawa ang isang bota na na-recover sa ilog, na ayon dito ay pagmamay-ari umano ng kanyang mister. Ayon nga sa mga kapulisan na kung talagang sa seaman yung bota ay dapat matukoy rin at ma-recover ang nasabing katawan kung nasaan man ito naroon. Ngunit bakit hindi pa ito na-recover o mahanap-hanap pa hanggang sa ngayon na 7 buwan na ang nakalipas? Mas lalo pang nagduda si Nelmar Bulahan nang ibinaon sa septic tank di umano ang hiwa-hiwalay na mga katawan ng kanyang kapatid. Kaya ngayon ay ito ngayon ang tinutukan ng pamilyang Bulahan at kinumpirma ito ng sikat na psychic na si Jay Costura. Hiling naman ang pamilyang Bulahan na mabuksan na ang naturang septic tank, lalo pat pinagbabawalan silang buksan ito ng mga kapatid ng asawa ng nawawalang semen. Ayon kay Nelmar, managot ang sinumang may gawa sa kanyang kapatid. Ayaw maniwala ni Nelmar na walang kinalaman ang mga kapatid ng asawa nito, lalong-lalo na ang nagngangalang Panoy ng pagkawala, dahil kung wala silang kinalaman, sila sana ang gagawa ng hakbang para ito'y mahanap, lalo na at sila ang nasa malapit. Sinang-ayuna naman ito ni Idol Rafi Tulfo dahil nang kanya itong makausap, parang wala itong pakialam. At kahit sa interview ng kanyang reporter na si Yeda, ay para bang pinag-iisipan muna ni Mrs. ang kanyang mga sasabihin na para bang ayaw nitong magkamali. Ayon pa nga kay Nelmar, ang kapatid ng nawawalang semen, ay dapat di umano ang Mrs. ang dapat lumapit sa programa ni Idol Rafi Tulfo nang mawala ang kanyang mister, ngunit hindi nito ginawa. Matatandaan niyang lumapit si Nelmar Bulahan sa programa ni Idol Rafi Tulfo para magbaba sakaling matulungan ito at malaman ang totoong nangyari sa kanyang kapatid na si Marnel Bulahan. Wala raw kasing pakialam ang misis ito at mga kapatid dito nang malamang nawawala ang kanyang kapatid. Nagtataka rin si Nelmar kung bakit tila ayaw makipagtirungan ng kanyang asawa sa mga otoridad para ito'y mahanap. Bakit raw pinaabot pa ng isang buwan bago man lang nito ipinaalam sa kanila? Kaya pahayag ni Idol Rafi Tulfo, tututukan niya at gagawin ang lahat para makita ang nawawalang semen, at hinding-hindi niya raw umano ito bibitawan. Alinsunod na rin sa pakiusap ng kapatid nitong si Nelmar Bulahan para matukoy na ang totoong nangyari at mapanagot ang tunay na may gawa. Narito naman ang naging pahayag ng kapatid na babae ng nawawalang semen na si Rosnel Bulahan Davis. Ayon sa kanya, sa lahat po ng nag-aabang sa case ni Marnel,
Marami pong salamat sa lahat po ng dasal. Sana po makahanap na tayo ng kasagutan kung ano talaga ang nangyari sa kapatid namin at mabigyan ng hustisya ang pagkawala niya. Sa tao pong may alam, tulungan niyo po sana kami para makamit namin ang hustisya. Sana po magsalita na kayo, ang lahat po ay confidential at meron po kaming pabuya para sa inyo. Please help us to find and give justice for Marnel. Maraming salamat po, hashtag justice for Marnel. Narito naman ang mga naging komento ng mga netizens. Kung saan-saan naghahanap, dalhin ang kinay na aso dyan ng maamoy-amoy or buksan nila riyan. Wala naman sigurong masama kung magbabaka sakali nga na dyan ibinaon. Baka kunyari lang na sa sifting tank nila yan ay ibago pa na simento. Ayan na at nang matundukan na ang paghahanap, walang mawawala kung subukan. Masira lang ang simento. Kung di man si Chila, marami ako ang gulo nakikita. Siguro, may natuklasan si Mr. Seaman na may ukabit ang kaniyang misis. Kung hindi man, binawian ang buhay ng mga kapatid ang mister mo na pinagtatangkaan ang buhay niyo mag-iina. Kung sakali magsumbong ka, pero sana ganun na lang, at kung ganun man, huwag ka matakot, magsalita ka na. Bigyan mo ng hustisya asawa mo, siguro naman kahit kunting kerot sa pusumbong, meron pa, huwag ka matakot, Diyos ang bahala sa'yo. Baka kasi hindi nila mapansin yan. Kahit ako, mula nanood ko yan, laging pumapasok sa isip ko na buksan nila ang septic tank sa bahay ng misis ni Marnel Bulahan. Kailangan mabuksan yung septic tank na yan. Baka dyan ibinaon si Marnel ng mga kapatid ni Chila. Ang mga pamilya, mga mukhang pera, binawian ang buhay ang asawa para lang sa pera. Chila, mauubos din yung pera mo sa kakagastos mo para hindi mo alam sa ginawa mo sa asawa mo. Malaking kasalanan yan. Buhay ka pa, pero sinusunog na yung kaluluwa mo sa impyerno. Dapat kahit gabi bantayan ang lugar ni Marnel, kasi siguradong ililipat nila ng ibang lugar kung saan man nila itinago ang katawan para ligawin ang mga investigador. Tama, walang mawawala kung bubuksan ang septic tank. Bakit di gawin? By the way, hindi naman nakikipagtulungan yung misis, tapos mag-iinarti pa. Bakit hindi kaya siya ang nawala ng buhay? Sana magdusa family ng Fuliga, asawa niya sa madaling panahon, at bakit kasi hindi nila mapansin yan? Kahit ako, mula nanood ko yan, laging pumapasok sa isip ko yung septic tank. Huwag lang po kayo mawala ng pag-asa. I still support or continue praying sa kapatid niyo po na makita na. Ramdam ko po ang sakit bilang isang OFW nagsika para sa pamilya, pero masaklap dahil mismo asawa niya din ang may kasalanan. Hope and justice for Sir Marnel Bulahan. Hindi pwede magalaw ni Chila ang anumang benefits ni Marnel hanggat di napatunayan na wala na talaga siya. Malas ni Chila kasi di makita katawan ni Marnel, di tuloy niya makuha ang mga benepisyo. Mali ang plano ni Chila. Para sa kanyang pamilya, bakit itong asawa niya sana noon ka pa nakikisimpatya? Natapos na sana ito kung noon ka naghahagulgol.